Hello mga kumare! Samahan niyo ako sa aking ginagawa sa buong araw, umaga hanggang gabi. So, okay ba 'yon sa inyo? Sasamahan niyo ba ako hanggang dulo? Okay ba 'yon? Oo, mag-agree kayo. Narinig ko kayo, nag-oo kayo. So, samahan niyo ako guys on this video, ay a day in my life with me, Mommy Angel. So, nasundo ko na 'yung anak ko and then nandito. And my day will start with this. So, I woke up like that. Oh, diba? Bongga yung hair. Dahil kulot ako, ganyan talaga itsura pagka mga kulot, mga inzay. Ayan, kasi ang pangit naman pagkagising ko ay straight ang buhok at maayos na. So, sabi pa nga ng mama ko sa aking katawan para daw akong bakla. Kasi straight na straight, tuwid na tuwid ang aking katawan. So, yan na yung start ng aking journey sa aking buong araw. Ayan, inayos ko lang yung aking mga basura dahil yung basurahan ko talaga na malaki nandoon sa labas. So, yung mga basurahan ko na maliliit, naglagay lang ako ng basurahan na maliit dito sa loob. And then, sa umaga, tinatapon ko sa labas dun sa malaking basurahan. And then, next ko namang ginagawa ay inayos ko na yung sofa. Ayan, para pagbaba, pagising ng aking pamilya ay maayos na yung baba, yung living room. So, ayan na, diba, bongga, minaji ko lang naman siya. So, akala nila minaji ko talaga lahat yan. So, and then next naman ay inayos ko yung mga napag-iwanan sa gabi. And then next naman ito, tinapon ko yung basura. Dahil Monday to, sinuot ko to nung Monday, araw ng basura day. So, ngayon ko lang siya na edit guys. Ay, kahapon ko pala siya na edit. And then ngayon ko lang siya na voice over. Ganun talaga, maraming proseso bago siya i-upload. So, yan. Itutour ko lang kayo ng konti. Konti lang ha, dito sa lugar namin. So, lumalabas ako ng madilim dahil ayaw ko na lumabas ng maliwanag. Ayan. So, next ko namang gagawin ay chinek ko lang ito yung ulam namin nung linggo. Day off ng asawa ko, siya ang nagluto. Ayan. So, yan yung niluto niya na napakasarap. Dalawang, totoo yun guys, dalawang araw namin na inulam yan. At take note, gata yan. Ang gata ay madaling masira. Pero bakit siya umabot yung life niya ng dalawang araw? Dalawang araw inulam. So, yun na nga guys, dahil may tira pa, yun, lumabas ako dahil bibili ako ng pandagdag na ulam. So, ayan, itutour ko lang kayo ng konti sa lugar namin ha. Ayan, konti lang. And then, next naman ay talaga itour ko na kayo dito sa buong mundo ko. Charot. So, yun na nga guys. Ayan na yung lugar namin banda. So, dahil madaming tao, pinatay ko siya. Hindi ko na lang kayo sinama. So, ayan, nakabalik na nga ako sa bahay namin. And then, nagdilig ako. And then, pinalitan ko yung basurahan ng garbage bag. Dahil, di ba nga, natapon ko na yung basurahan namin. Basurahan namin, basura pala. I mean, basura pala yung tinapon ko. And then, nagwalis lang ako. Dahil, ayan, umaga na ngayon eh. Pero, alam nyo ba, ayaw na ayaw ko talagang lumabas na yung maliwanag na ano, gusto ko yung naglilinis ako sa labas na madilim pa lang. Kaya lang, napasarap ang tulog ni Inday, kaya ayan, inumaga tayo. So, yun na nga guys, gusto ko yung lumabas ako pagka ano, lalabas lang ako pag maliwanag, pagka hinatid ko yung anak ko, ayan, pero ayaw ko talaga sa totoo lang, ayaw ko lumabas ng maliwanag. Gusto ko madilim. Ba't kaya? Takot ako sa liwanag. Aswang. So, yun na nga guys. Ayan, nagdilig na ako. And then, so, sana hindi kayo magsawa ha. Tapusin nyo na tong video na to. Konti lang naman tong gagawin ko. Ayan. So, minaji ko lang siya. Pero sa totoo lang, haggard ako dyan yung oras na yan. Kasi kung talagang kikilusin mo yan, talagang pagod-pagod na talaga yan. Ayan. And then nagwalis na ako. Ayan. Para pagising nila, malinis na ang buong bahay. May pagkain na. And then, next ko namang dyan gagawin, ayan. So, alam ko naman hindi lang ako ang ganyan ang ginagawa, no? Routine na talaga ng isang nanay na nasa loob ng bahay ang ganyan ginagawa. Kumbaga, yan na yung normal. Ayan. So, eto, magtitimpla lang ako ng kape dahil oras na gigising na yung asawa ko, ayan, para makapag-almusal na kami. At talagang yung chan ko dyan ay sobrang ano na, talagang tinorture na yung bulate ko dyan dahil sa umaga pa lang talaga umatake na yung
gutom ko. So, tinis-tiis ko lang dahil mas gusto ko yung inuuna ko yung gawain bago yung bulate ko. Ayan. So, next ko naman, dahil hindi ko na pinakita na kumain kami, nakaalis na. Hindi pa pala nakaalis yung asawa ko dyan. Ayan. So, next ko naman ginawa ay nag-plancha ako. Ayan. As you can see, nag-plancha ako dahil Sabado naglaba ako and then plancha naman. So, ganyan talaga ang housewife. Plain housewife. Ayan. Plain na plain kasi nasa loob lang talaga ako ng bahay. Paikot-ikot sa apat na haligi. So, yan naman. Next naman ay ready ko na yung gamit ng anak ko. Ayan. So, ganyan tayo kaasikaso. So, ganyan naman talaga yung nanay, diba? So, gagawin lahat. Ayan. Kayang ipagsabay lahat. Basta magampanan lang niya ang pagiging nanay niya. And then, next naman, ayan, brinash ko lang yung sapatos ng anak ko kasi gusto ko pagpasok niya ay talagang malinis na malinis talaga siya. Ayan. And then, next ko naman ginawa ay magre-ready na ako ng ulam. Yan yung pandagdag ulam ko. Ayan. Kasi, di ba nga nakita ninyo, konti lang din yung natira na isda. Kaya, kailangan magdagdag. Pero yan, hanggang gabi na namin yan. So, ganun ako katipid, guys. Ayan. So, tipid tayo ng tipid din man tayo mayaman. So, okay lang yun, guys. Okay lang yun. Mas maganda yung magtipid kaysa magpapanggap ka ng marami kang pera. Yun naman pala wala. Di ba? So, okay lang yung magtipid ka ng husto. Basta aabot hanggang dulo yung pera mo. Hanggang dulo, hanggang sweldo. So, next ko naman ginawa ay, ayan, nagsasalang na ako ng kanin. And then, so, ito na nga, gising na yung anak ko. Hinanda ko na yung pagkain niya. So, sasabayan ko siya sa pagkain. So, yan. So, pangalawang kape ko na yan. Diba? Kita nyo yung inulam ko. Talagang pangalawang araw talaga namin siya inulam. Alam nyo ba kung bakit? Tinanong ko yung asawa ko kung bakit hindi nasira. May gata siya. Ang sabi niya sa akin, pinaksiw niya daw yung isda. Pinaksiw niya daw muna bago niya niluto na nilagyan niya ng gata. Ganun daw yung ginawa niya. And then, nilagyan niya ng toppings ng chicharon. Sobra, guys. As in, sobra talagang sarap. Ayan. So, first time niya yung ginawa at first time ko din nakatikim ng ganun. So, iyon na nga. Niready ko na yung anak ko. So, ayan na. Hihahatid ko na siya. So, huwag kayong magsawa, guys, ha. Ayan. So, diba, magic? Andito na ako. So, pero, pag hinatid ko yung anak ko, guys, talagang hindi ako umaalis talaga agad. Hindi katulad ng ibang magulang na pagkahatid nila, umaalis agad sila. Ako, 30 minutes bago ako umalis, bago ako umuwi sa amin. Talagang gusto ko yung nandoon muna ako, inaabangan ko muna siya, ayan, kung yung talagang okay na, bago ako umaalis dun sa school. And then, pagka uwi ko, ayan naman ang ginagawa ko, yung mga nilabhan ko nung Sabado ay tiniklop ko na. And then, ayan, so wala naman kasing ibang gagawa niyan kundi ako lang. And then, ito yung panahon na sa hapon na pagka nasa school yung anak ko, ito yung time na nag-edit ako. Ayan yung ginagawa ko, guys. So, guys, nasundo ko na yung anak ko. And then, nandito na kami sa bahay. Hindi ko lang binag. Ayan, soon na lang, ha? And then, hindi pa tapos tong video na to kasi itong video na to ay a day in my life. So, samahan niyo muna ako hanggang gabi to yung video na to na kukunin ko. Kung anong ginagawa ko sa buong araw. Okay? Okay ba yun? Samahan niyo ako hanggang matapos ako hanggang sa pagtulog ko. Ha? Ha? Sama kayo. Sama kayo hanggang sa pagtulog ko. And then ngayon, dahil kanina walang tulog, dapat maghuhugas ako ng pinggan, walang tulog, walang tubig. So ngayon ko gagawin, and then magsasaing ako. And then yung anak ko na sinundo ko, kumakain na siya ng hapunan. So mag-start na ako maghuhugas ng pinggan. So ayan, pabaliktad ako maglakad. Ay, ayun pala. So dito tayo, guys. Ayan yung hugasin ko. So ayan siya. Tadan! Ang dami, diba? Kasi walang tubig kanina. So dapat kanina ko pa to hinugasan. Kaya lang walang tubig, 'di ba? Paulit-ulit ako. So nag-start na ako, ayan, nahugasan ko na to. So ito na lang nakatambak.
So, dyan lang kayo, samahan niyo ako hanggang sa matapos tong buong araw, ha? Para may kasama ako, may kachikahan ako, may kachikahan. Medyo, na ako ngayon, medyo haggard-haggard na. Dahil syempre, ang aga ng gising ng lola, and then walang pahinga, tuloy-tuloy ang gawain. Kumbaga, yung time na nasa school yung bunso ko, dapat makapagpahinga ako. Kaya lang, yun yung time na nag-edit ako, na ginagawa ko yung ibang gawain. Kumbaga talagang, sabi nga, utot lang talaga ang pahinga ko. So, dyan lang kayo ha. Huwag kayong aalis dahil hindi pa to tapos yung gawain ko. Ha? So, ayun na nga guys. Binilisan ko na kasi baka mamaya nainit na kayo. Huwag muna kayo umalis ha. Tapusin nyo muna itong video na to. So, alam ko maraming relate na mga nanay na ganyan talaga ang ating ginagawa sa buong araw. Ayan. So, sana maintindihan din ng mga natin, partner natin o ng mga anak natin na kung minsan nagiging ka na sa gabi dahil talagang pagod na pagod ka na sa buong araw. Madaling araw ka pa madaling araw gising ka na habang sila ay tulog pa. So shout out sa mga bagong followers and subscribers sa aming YouTube channel. Please subscribe po kayo sa Rayfam channel and then follow nyo po ako sa aking FB page. Ayan, para updated kayo sa mga videos ko, sa mga upload. Ayan, thank you so much. God bless us all. Mommy Angel signing off. Bye-bye.